Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po ang lulutuin naman natin ay ulam. Alternate tayo, merienda, ulam, merienda, ulam. Ganon ang daily vlog na gagawin natin. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang sikreto kung paano magluto ng adobong atay ng manok na walang kalansa-lansa. Pero bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated. So, ang lulutuin natin, ito po yung ingredients. Yung secret ingredients ay mamaya na lang. Yan, mag-uumpisa po tayo sa paghiwa ng mga ingredients. Unahin natin yung sibuyas. Puting sibuyas po ang gamit ko kasi ito yung available natin ngayon na meron tayo. Maglalagay tayo ng onion string. So, lahat po ito ay dito lang galing sa bakuran. Harvest lang natin dito sa ating bakuran. Maglalagay din tayo ng, di ko maintindihan kung bell pepper to, ano ba tong sili na to, kasi kinuha ko lang din to sa aming bakuran. So, maliit lang kasi siya, di mo masabing bell pepper o anong klase ba to. Pero sa tingin ko bell pepper siya. Bansot lang siya na bell pepper. Dalawa lang yung available. So maglalagay ako ng luya. Ito po yung mga nagtatanggal ng lansa sa ating adobong atay. Kasi usually, di ba, pag kumakain tayo, lalo pag kumain tayo sa labas, ang nakakain nating adobong atay, usually, napakalansa. Na-experience ko yan kasi mahilig akong umorder ng adobong atay ng manok pag nasa labas ako. Kaya, syempre, maglalagay tayo ng bawang. 4 cloves of garlic lang ang ating ilalagay. Kasi kunti lang naman yung lulutuin nating atay. So habang ginagawa ko po ito, yung atay po, ay ibinabad ko sa calamansi juice. Yun po yung sikreto. I-marinate nyo po sa calamansi juice ang atay. At saka po yung puso ng manok na hinati po. And then magigisa na tayo ng sibuyas. Nandyan yung sibuyas. Kung mapapansin nyo po, palagi na lang madami ang mantika pag nagigisa ako. So okay lang po yan kasi magandang klase po ng mantika ang gamit natin. Yung healthy na mantika. Yan. Isinama ko po sa paggisa yung luya. Para yung katas niya ay nandyan na kaagad. At uunahin po natin ilagay yung minarinate natin sa calamansi juice na puso. So ibinukod ko po yung mga puso ng manok at hinati ko po yan sa dalawa kasi yung puso na yan marami siyang dugo sa loob. So pag hindi mo yan hinati, kaya nagiging malansa po yung adobong atay kasi dahil dyan sa puso rin na yan. So hinati ko yun sa dalawa tapos binabad ko sa calamansi juice. At nandyan na rin, kasama na dyan yung calamansi juice. So, unahin muna nating maluto yung atay, ay yung puso, bago natin ilalagay yung atay. Bawal po kasing ma-overcook yung atay ng manok. Dapat yun yung sakto lang, hindi naman hilaw, at hindi rin overcook. Naglagay po ako ng peppercorn or pamintang buo. At maglalagay din tayo dito ng dahon ng laurel. Ayan, nasan kaya ako? Bakit wala pa rin ako dyan? Ay, kumuha pala ako ng asukal.
So ito pong luto natin ay manamis-namis. Manamis-namis po ito. Yan, haluin lang natin. Lagay po tayo ng toyo. Konting toyo lang muna, mamaya na yung iba. Kapag andyan na po yung atay, magdadagdag pa rin po ako ng toyo. Yan, diba kung mapansin nyo, luto na po yung puso. So, naglagay ako ng asukal. Brown sugar yun. Yan, panigurado po na kapag na-try nyo ito ay gugustuhin nyo ng mag-ulam lagi ng adobong atay. Kapag na-try nyo po itong lulutuin ko. Ayan po, kaya maputi po yung atay kasi nga po ay binabad natin yan sa calamansi juice. At dito po ay hindi na tayo maglalagay ng suka. Bali po ang pinaka kapalit ng suka ay yung mga calamansi juice na pinagbabaran natin ng puso sa kanang atay. So maasim-asim na yan. Naglagay ako ng ground black pepper. Kita nyong ibinubudbud ko. Ayan. Medyo hayaan pa natin siyang maluto. And this time po ay magdadagdag na ako ng additional na toyo. Yan, lagay natin yung ating bell pepper. Mas maganda kung marami kang bell pepper, mas masarap po. Kung marami kang bell pepper. Ako po kasi di ko naman yan binili. 2 piraso lang na bell pepper yung napitas ko. Ayan na yung additional na toyo. Ngayon pa lang nailagay. Yung sinasabi kong additional na toyo na ilalagay natin. Ayan. Kaya po medyo marami akong nilagay na mantika para medyo maprito-prito itong ano natin. Itong adobong atay. Tama na siya sa toyo. More minutes pa na cooking. Kasi medyo hilaw pa yung atay. Ngayon, ilalagay po natin yung spring onion. Ayan, wala na talagang lansa to. Meron pa tayong spring onion na inilagay. Ayan po, dahil nailagay na natin yung lahat ng ingredients at mukhang luto naman na po itong ating katay ay tatanggalin na natin. Off na natin at isalin natin sa serving bowl. Ayan, ang bango niya. Ang bango ng amoy niya. At parang ang sarap-sarap nito. So sana po maitry nyo din po ito. Lutuin itong version ko ng adobong atay kasi hindi nyo pagsisisihan ang lasa nito. Masarap po talaga ito. Hindi siya malansa, manamis-namis, malinamnam. Hindi ko nga po pala yan inasin. Ang pagpalasa ko niyan ay toyo lang. Ayan. Itsura pa lang po ay napakasarap na. So hanggang dito na lang muna po tayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating channel.
magkita-kita po tayo ulit sa susunod ko pa pong mga video. Bye!